Hello po, magandang gabi po sa ating lahat mga idol. So ayan, after po natin maka-harvest dito sa ating pond ng 197 kilos na tilapia sa ating 2,000 tilapia fingerlings. Ayan, medyo konti yung ating harvest dahil ay may mortality tayo at saka pinasok tayo ng hito dito before nung 7 weeks pa lang sila mga idol. Ayan, ngayon, maglulod po tayo ng another 3,000. So same quantity doon sa nilagay natin sa kabila mga idol kung saan may 3,000 tilapia fingerlings tayo doon last month. At saka dito din po mga idol, maglalagay po tayo ng 3,000 tilapia fingerlings. Yan. Maraming salamat po sa Cardis Aqua Farm sa Tupi, South Cotabato po na nag-sponsor po. Panibago nating fingerlings mga idol. Ayan o yung ating mga fingerlings mga idol. Yan, another sponsor po yan siya ng ating GC po mga idol, ang Cardis Aqua Farm. So lagay ko po yung number ng Cardis Aqua Farm para po sa mga gustong bumili ng quality na fingerlings ng tilapia. Available po sa kanila mga idol. Ayan. So after natin dating mga idol, ilalagay po muna natin dito ang ating mga cellophane na plastic para po mga idol, maiwasan po natin yung water shock. Kumbaga, andun na yun, included yung temperature shock at saka pH shock. So maybe later, bubuksan natin yan at saka dagdag-dagdagan natin ng tubig mga idol para hindi po sila magka water shock. Ayan, so mga 5 minutes lamang po na igaganyan natin mga idol para po same temperature po sa ating tubig dito ang nasa plastic cellophane. Ayan. So ayan po mga idol ang ating plastic. Ayan, so nag-culture na po tayo dito ng ating beneficial organism 3D sago mga idol. Ayan, buksan natin ating plastic at saka dito yung ating 1 month old na tilapia fingerlings mga idol. Ayan. So gabi na po mga idol, medyo madilim-dilim na sa labas. Ayan, so kailangan na natin ng ilaw dahil ginabi po tayo sa pag-uwi mga idol. So first po mga idol, bubuksan po natin ito. Ayan. Siguro ilalagay ko dito, baka mahulog yung phone natin. Ayan. So para masundan nyo po mga idol, halimbawa dito po, bubuksan po natin ito siya. Yan, tatanggalin natin yung guma, syempre. Ganyanin po natin mga idol. Ayan, may irritator yung baba natin. So ito yung mga fingerlings na isa-stack natin mga idol, oh. Yan, ganyang size. Siguro mga size 16 or size 17 po ito siya mga idol. Yan, ito yung i-stack natin dito sa ating biflock pond. Yan, ito po sila na mga fingerlings. Ay. Yan. So after that, bubuksan po natin 'yan siya mga idol. Ganyan po natin. And then para maiwasan po natin yung pH shock na sinasabi po nila, dinadagdagan po 'yan siya ng tubig. Yan, para maka-adjust na po. Diyan pa lang po sa plastic makaka-adjust na po yung ating mga tilapia. Yan. Yan. After that, kung gusto niyo pong i-check yung water temperature, gaganyan niyo lamang po mga idol. Yan, at saka ibabalance niyo po. The same time, ilalagay niyo sa kabila yung kamay nyo, almost same na ang kanilang tubig dahil nababad po natin ng 5 minutes. Ayan, medyo okay-okay na yan. Ang gagawin na lang natin is dagdagan na lamang po ng tubig. Ayan. After natin dagdagan ng mga tubig mga idol, 5 minutes po yan siya mga idol. Pwede na po natin yan siyang pakawalan dahan-dahan yung ating mga tilapia fingerlings para hindi po sila mamatay sa water shock na tinatawag nila. Ayan, ganyan. So ayan po mga idol, after ng 5 minutes po mga idol, nagdagdag po tayo ng tubig padahan-dahan. Ayan o, malapit na mapuno yung ating bag. Ayan. So ang mangyayari niyan, dagdag-dagdag tayo. At saka ang pagpapakawala po niyan mga idol, huwag pong biglain na itumba yung plastic natin dahil medyo stressful din po sa kanila yan siguro. Ayan. So ito yung ating mga fingerlings. Ayan. Correct me kung anong size ng fingerlings ito. Maybe 16, maybe 17. Ayan, ganyang kalaki na fingerlings. Ayan, gaganituhin lang po natin yan siya mga idol. Oh. Ayan, parang ganyan lang po. Para dandahan po silang lumabas dyan mga idol. Ayan. So yung mga tilapia dyan sa ilalim mga idol, ayan, kusa lang po silang lalabas. Huwag natin itaob ito siya mga idol. Ayan, parang ganyan lang siya. The same time, yung mga natirang plastic, same lang din po ang gagawin natin mga idol. Ayan. Hop, ya, ganyan lang.
So ayan mga idol, ito na yung ating mga tilapia fingerlings. After natin dagdag-dagdagan ng mga tubig mga idol, yan, parang kinakapusa sila sa hangin. So it's time po mga idol na pwede na po natin silang pakawalan mga idol. Ayan, so paano pagpakawalan ng mga ganito mga idol? Siyempre, gaganyan lamang po natin sila mga idol, oh. Ayan, gaganyanin lamang po natin mga idol ang ating mga tilapia. Ayan, sila na po ang kusang lalabas dyan mga idol. Ayan, hanggang maubos po lahat-lahat ng ito na nakaganyan po mga idol, nakababad lang, nakasubmerge. Ayan, bumalik siya. Ayan, after that, hayaan lang po natin yung tilapia natin na lumabas mga idol. Medyo madilim na talaga kasi. Ayan, dandahan na po natin silang pakawalan mga idol. Itataob lamang natin yung ating mga plastic. Ayan, ganyan lamang po. Ayan, siguro mga 10 minutes din tayong dagdag-dagdag ng tubig. Ayan, so dandahan na silang kinakapos sa oxygen dahil binuksan natin tsaka nagdagdag tayo ng tubig. Ayan, gaganyanin lamang po natin mga idol. Ayan, sila na po ang kusang lalabas dyan after. Ayan, dagdag tubig, ganyanin. Ayan, hanggang unti-unting mag-submerge po yan sila mga idol. Ayan, ayan, so ganun lamang pagpakawala mga idol. Ayan, kukunti na lang po ang mga natitira. Ayan, ganyan-ganyanin lamang po natin para madagdagan ng tubig at the same time mag-submerge sila at saka kusang alis po sa plastic. Ayan, huwag po natin itaob yung plastic. Ayan, kukunti na lang sila mga fingerlings natin. Against the light, auto focus. Ayan, ayan po mga idol, so waiting na lang siguro mga 4 months, makaka-harvest po tayo dito, sana pala rin. Ayan, ayan, madami-dami dito sila, so sa 3,000 po mga idol, yan, itatali po natin siguro kung ilan yung ating mortality dito. Ayan, ayan, so 3,000 po ito siya lahat mga idol.